So, wag mong i-box ang sarili mo na, oh, tayo lang magkakaibigan ha. Di ba, minsan ganon, pagbubuo tayo ng negosyo, oh, lahat ng kaibigan mo, hanapin mo. Di ba? Oh, magkakaibigan tayo. Lahat ng magbabarkada, hindi siya ganon, kapatid. Okay? So, alisin mo siya doon. Lumabas ka doon sa ganong konsepto na yung kakilala mo lang, siya ang ilalagay mo sa team mo. Anyway, mga G-Libers, magandang hapon na. So, nasundo na natin si Sir. Hi, Sir. Gwapo ni Sir, no? As Ma'am Rachel, sexy, oh. So, ilang round na namin to. Thank you, Ma'am. Hindi na namin alam kung ilang beses na kami nagkausap-usap. But, the thing is, the realization is, hindi ganun kadali mag-start ng isang company. Lalo yung napili namin na beauty products, different products na under Sir. Luster Beauty. So, nasa first part pa lang kami actually formulating or creating your team. Kasi like yung sinasabi sa team namin, sa group, we wanted to start strong. So, we want a strong team. Right? So, yung question, sa lahat ng mga may negosyo, if you are just starting your business, o mag-comment ka dyan, sabi mo, Doc, mag-start pa lang din ako. So, yun ang gawin mo is, lumabas kayo ng ano, alam mo yung come out strong, alam mo yon yung boom, ganoon, sa public, sa community nyo, sa lugar nyo, sa social media, yung paglabas nyo, wow, galing ah. At gagaling yon with your team. Kaya so, paano ba tayo bubuo ng strong team? Alam nyo yung team namin ngayon, it's isa siya sa mga, syempre, pinag-isipan natin, we started with, tatlo lang kami, dalawa sa AIDS, tapos, we have Ma'am Rachel kasi meron na siya existing. So, ganun lang, simple. Sabi ko nga ngayon, parang, ano sabi mo, Ma'am Rachel, parang simple lang dati, gusto lang natin na sabon, di ba? Yes. O, parang gusto ko lang may Rockstar soap. Masaya na ako dun eh. May lalabas na Rockstar soap. Okay na ako, pero hindi pala. First part pa lang kami. So, ngayon, ang sabi ko nga, kung gusto namin mag-create talaga ng impact, lalabas kami ng Bataan in terms of collaborating with different people. Okay? So, wag mong i-box ang sarili mo na, oh, tayo lang magkakaibigan, ha? Di ba, minsan ganon, pagbubuo tayo ng negosyo, oh, lahat ng kaibigan mo, hanapin mo, di ba? Oh, magkakaibigan tayo. Lahat ng magbabarkada, hindi siya ganon, kapatid. Okay? So, alisin mo siya doon. Lumabas ka doon sa ganong konsepto na yung kakilala mo lang, siya ang ilalagay mo sa team mo. Okay? So, kaya, ngayon, we have Sir Patrick, hindi ko siya kilala talaga. So, nung una ko siya nakita sa screen, kala ko artista, sabi ko si John Lloyd ba yun, sir? No? Binulungan ko pa si Sir H. Sir, si, no, what I mean is, so, unang member namin ng team na outside Bataan talaga. So, sa Manila talaga namin kinuha si Sir. And, tiniyak namin na yung kasama namin siya, experience talaga. So, sa, you know, in this line ng mga beauty products. So, alam niya talaga, in and out. So, yan, pakita natin mamaya yung video na nag-explain siya. Everything is being explained and all that. So, yun yung first part ng team namin. Okay? So, ang una kong tip, outside your circle. Mag-form ka ng team na outside your circle. Outside from your family, friendship, classmates, office mates. Okay? And second na magiging part ng team namin siguro sales and marketing natin. So someone also has experience, someone also that I don't personally know her. Okay, pero referred siya ni Sir kasi kilala niya. May team na kasi si Sir eh. So unti-unti kukunin natin yung mga team ni Sir. So again, this person sa sales and marketing, hindi ko siya personal na kilala. Pero kilala siya ni Sir. So, one, yung criteria natin outside of your circle. Second, someone talaga na may experience na. Kumbaga, yung track record niya, dun sa field na yon hindi mo matatawaran. Okay? Kasi medyo malayo yung pangarap namin
sa Ruxer Beauty. Malayo talaga. Nakarating na kami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nasa iba't ibang bahagi ng mundo. So, nandun na yung pangarap namin. So, we need a strong sales and marketing brain na tutulong sa amin. Okay? So, napakalaga niyan. Kasi sales is closing deals. So, pag hindi ka naglagay sa team mo ng sales and marketing, what will happen? Kung puro kayo magagaling gumawa, magagaling mag-conceptualize, mag-design, mag-produce ng product sa IT, lahat kayo magagaling dyan. Pero who will sell your products? Paano yung product mo makakarating sa grassroots? Paano makakarating sa consumer? Paano makakarating sa kliyente mo? That's your big problem. So, kumuha ka ng strong arm mo in sales and marketing. Okay? So, yun kasi siya talaga, kapatid. Di ba kaya marami tinanyo yung mga kakilala natin nagnegosyo na mga matatalino, may pera naman, pero ba't hindi nagtagumpay? They forget one thing. Hindi sila naglaan ng big budget. Kami nga ngayon, ang pinag-usapan naming budget na sobrang malaki. Para mas malaki pa sa budget namin ni sir. Pero it's okay kasi nag-start kami. So, kumbaga, willing namin sugalan yung asking fee niya, if ever. Siguro willing kaming gawin yon para sa sales and marketing. Okay? Pag sinabi mo, Doc, hindi pa ba enough yung sales and marketing mo? Nagmamarket ka naman. Kasi we want to, gusto namin kumuha pa kami ng ibang market. Gusto namin expand yung aming, yung clients namin. So, hindi lang puro G-Livers. So, gusto namin makapenetrate kami sa iba't ibang areas. Kasi malaki itong project natin. Okay? And next, mamaya sa part 2, dadaling ko kayo. Okay? Kain muna tayo. Okay? Alright, so mga G-Livers, anong tawag dito? Nag-break lang tayo. Break natin, okay? Tuloy-tuloy pa rin ang ating meeting, right? Ganito. So, isa pang member ng team nyo dapat, bukod sa, of course, outside your... So, bukod dun sa yung member ng team nyo ay outside your family, outside your friends, yun. At second, ba yung sabi ko kanina, na dapat merong in charge sa sales and marketing. Alam nyo ba, Antourage, na dapat maging member ng yung team ay someone who will be doing or magaling sa accounting, okay, sa finances, sa computation. Napakahalaga niyan kasi siya yung siya yung magko-control ng inyong expenses, siya yung magko-control ng hindi pa natin kailangan yan, siya din magsasabi ng projection, income projection. Kasama nyo siya. Hindi naman siya. Siyempre, kayo lahat yon, pero kasama siya doon sa computation. Alam nyo yung mga accountant. Ako, umahanga ako sa kanila eh. Meron silang mga kakaibang talent, skill. Alam nyo kagabi, ngayon na sa Ruxer Holding Corporation, meron kaming dalawa ngayon, in-house, yung sa kadadaan lang eh. Tapos, kagabi meron kaming consultant. Head po siya isa siya sa kinikilala dito sa Bataan na accountant. So, kinuha namin siya as consultant. Napakalaga na meron tayong accountant. At ang kapartner niya pa, attorney. So, kinuha na rin namin, legal counsel, advisor. So, para siyempre, tama yung mga steps natin. Alam niyo naman, maingat tayo, maingat si Doc. So, kailangan kinoconsult natin yung mga sa legal matters. Okay? So, kung hindi naman din ganun kalaki. Like, Doc, hindi, alam mo yung pambayad sa mga ganyan. So, syempre, kung hindi ganun kalaki ang involved na pera sa negosyo nyo, just want to start, like, meron kayong puna na 200,000, still, kailangan nyo pa rin ng accountant. Kahit na isa na lang. Isa, makipag-meeting kayo, o kaya naman, sabi nyo, sumamak sa amin, wala ka ng share sa pera, pero ito, titinaw mo to. Mga ganun, pwede kayo magkaroon ng ex-deal. Diba? Pero mahalaga, mayroong isang accountant. Kasi wala na muna kayong attorney. Kasi malang fee. Malang fee. So, at least meron kayong accountant. Okay? And, last na, parang may kandiyo sa'yo dito sa natin. Dito kasi tayo eh. Nagre-relax kasi, ayokong disturb yung aking mga kasama doon. Nagre-relax sila. So, yung ika-third natin, pangilan na ba to? Na part ng ating team is, there must be someone on top of the team that will control everyone's excitement, emotion.
Nag-usap kami ni Sir Harold, sabi niya, Doc, akong taga-control ng excitement mo. Alam niyo naman si Doc, di, syempre, rockstar moves eh. Rockstar tayo. So, iba ang naisip ko, di ba, gawin to. Kasi nasanay ako na yung apat nating businesses, sole proprietorship lahat yan eh. Ako lang talaga nagde-decide. Pero since ngayon, corporation, so, yun, may mga team. So, huwag tayong sabi niya sa akin, Doc, ayoko sabihin minsan excitement mo, sabi niya. Ayoko sumabay sa excitement mo. So, ginagawa niya, kinokontrol. Kinokontrol yung excitement. So, there, alimbawa, tatlo kayo magkasama sa negosyo. Or, sabihin natin, mga, yun, tatlo. May isa doon na kausapin mo, ikaw, tagatingin ka, on top of all these things. Ano ba talaga? Anong tawag dito? Taga-control ng emotion. Baka sobrang, yung isa, taga-neutralize. Taga-neutralize siya. Na sobrang saya, bibili na agad kayo nito, magre-rent na agad kayo sa sobrang saya nyo, mag-outing or ano, whatever, di ba? So, ano muna, so, or sa sobrang saya nyo, kailangan mamimigay kayo ng ganitong promo na hindi nyo naman kaya, discount, so hindi, baka hindi kaya. So, there must be someone who will, will manage your emotion, okay? Control, tone down the emotion, okay? Alright, so, delivers, ngayon ko lang na-end ang vlog natin na. Alright, so yan ang dapat bumuo ng yung team sa pagsimula ng yung negosyo. Alright, so para sa akin, kahit gano'ng kaliit ang negosyo mo, kahit ang puhunan yan, 50,000, 100,000, 200,000. Kasi sa, dito sa sinasabi sa yung negosyo namin, millions talaga ang halaga ng puhunan dito. Pero kahit lower than million, lower than 500,000, you still need to do the same. Alright, so ano pa hinihintay mo? Humanap ka na ng kasama mo sa team na may ganyang characteristics. Okay? Alright? So, please share this video sa lahat maibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go.